What's up mga katropa? What's up mga zombie? Hey, so welcome to my YouTube channel, Murph TV is in the house. Alright, so for today's vlog, we're going to have an interview. Again guys, ang mga maririnig nyo dito sa interview na to, sa video na to, video vlog na to, is pawang sariling opinion po lamang. Ayan, so may clue na ba kayo guys kung sino to? Ayan, so hindi na natin patatagalin guys kung sino yung interview ni Murph TV. Ayan, so ito na po siya guys. Hey! Bigla naman ako sa'yo to. Ayan, kumusta, okay Dugs TV? Okay lang naman. Alright, so ayan, di na natin patatagalin guys. Rektahan na kagad tayo, tanong na kagad. Wala nang, ano pa, paikot-ikot pa. Dugs TV! Hey, tol, ayan. So, unang tanong, anong masasabi mo sa naganap mong interview with Ate Dimple Laika Official? Masasabi ko, goods naman, tol. Kahit papano, natulungan ko yung isang taong masakit yung loob, hindi makapag-move on. Nasa point na happy ako kasi na-save ko siya sa ganung sitwasyon, di ba? Hindi natin alam, baka ma-stress siya, baka ma-depress kung hindi niya nilabas yung nasa loob niya. May point na baka mag-suicide pa siya, di ba? Kasi yung sakit na loob natin, hindi natin malalabanan yan kung hindi natin kakayanin eh. Dapat kayanin natin. So ngayon, I'm happy na naging masaya na si Laika kahit papano. Nasave natin siya dun sa kalungkutan niya, dun sa depressed na nangyari sa kanya. Okay. Ayun, salamat sa matapat na kasagutan mo, Dugs TV. Ayan, so pangalawang tanong. Bakit nyo pinablik? Pwede naman i-private. Okay. So, bakit pinablik? Kasi, tol, isipin mo, public figure, social media, vlogger, diba? So, wala naman issue bakit pinablik. So, gusto lang iparating ni Laika yung kanyang nararamdaman. Kahit ikaw naman siguro, tol, mag-break kayo ng partner mo. Hindi ka naman makakapag-move on ng 1 month, 1 year, or yung iba umabot pa ng years, 'di ba? Yun nga, tol, may dumadating sa point na may nagsusuicide. So ngayon, ginawa kong boses ni Laika para sabihin yung kanyang nararamdaman. So para mabigyan na rin ng aral yung mga iba, 'di ba? Yung mga iba kasi hindi ko naman nila lahat, maraming sarado yung utak. So ngayon, sana may natutunan sila sa pangyayaring ito. Ayan, so sa madaling salita, dahil dala ng emosyon, kaya nailabas yun, alright? Okay, so salamat Dugs TV. So pangatlong tanong, ito. Pangatlo pa? Hanggang lima. Ayan. So hot seat ka ngayon eh, hot seat eh. Ano to kasi, itong mga tanong na to, hindi lang to galing sa akin. Galing to sa mga comments sa page ko, sa YouTube channel ko, at the same time do sa Facebook account ko. Ayan. So doon nang galing lahat yung mga tanong na to. Ano ba? Pangatlong tanong na ba? Pangatlong tanong na, hindi ka pa nagpapamerienda. Oh no. Ayan. So pangatlong tanong. Anong masasabi mo sa mga bashers at the same time sa mga nagko-comment ng below the belt sa social media? It's a good question, Murph TV. Okay? So masasabi ko sa mga bashers sa social media, salamat. Bakit? Bakit ko nasabi salamat? Siyempre, sila, yung mga basher din, yan yung nagpapa-ano sa'yo eh. Yan yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Okay? So, yung mga basher, kailangan mahalin natin yan. Dahil kung walang basher, wala tayo dito, di ba? So, nag-upisa din kasi ako dyan sa mga pabash-bash. Tiniis ko lahat ng mga pambabash. Starting 2015, nung first video ko, talagang buong Pilipinas ata binasya ko ng mga tao. So kailangan, tol, maging balance ka rin sa basher. Kung bad comments man sila, kung good comments din sila, para sa'yo, goods na yun.
Okay, so sarili nilang opinion yan, hindi naman natin sila mapagkikilaman sa ganyan na bagay. Lahat naman tayo may karapatan magsalita, kaya goods lang, wala sa akin yan. Opinion nila yan, pal. Tama. Alright, sige, salamat. So sana sa mga bashers dyan, napakinggan nyo po ang opinion. Ayan, ito po sariling opinion po ni Dugs TV. And grabe, relax na relax siya, guys. So pagita-gitara lang. Wait, so habang nagre-relax ka, pang-apat na tanong lang agad to. Pang-apat na tanong na, wala pa soft drinks. Grabe ah. Tapos kikita to ng 10,000. Paano masabi? Soft drinks lang, wala. Ayan, so pang-apat na tanong. Oh. Ito, medyo seryoso tayo ng konti dito. Ayan, seryoso tayo dito. Hindi pa naman ako marunong mag-seryoso. Sige. Ayan. So, siyempre, binang tulad natin, social media influencer, / vlogger, ayan. So, hindi natin nila lahat. Anong masasabi mo sa mga reactor? Okay. It's a very, very good question ulit. Perp TV. So, ito, sariling opinion ko lang, ha. Base sa akin, no, sa mga napapanood ko, opinion ko lang to. Sa mga reactors, dito sa issue na to, pasalamat sila dapat sa akin, eh. Natol, pasalamat sila dapat sa akin. Bakit ko nasabing pasalamat sila? Dahil sa akin, tol, nagkakaroon sila ng content, di ba? Dahil sa akin, nagkaroon sila ng content. Ito, nag-stock ako sa mga konting mga reactors ng dito sa issue na to. Nakita ko dun sa mga past video nila, hindi naman ganun karami yung mga view. Pero nung tinignan ko, pinag-base ko dun sa issue na to, tsaka sa issue ng mga dating ano nila, ina-upload, it's makonti lang. Pero dito, tol, napakaraming view ang pumasok sa kanila, at napakaraming ads pa nung view, mga video nila. So kailangan pasalamat sila sa akin, tol. Di ba? Huwag silang magalit. At saka, once na nag-reactors ka, huwag kang maging bias. Yun lang masasabi ko, tol. Opinion ko lang to, ha. Dito kasi sa issue na to, parang yung reactors nila, hindi reaction, eh. Di ba? Ano siya, yung parang meron silang kinakampihan. Para sa akin, yung good reactor, tol, balance siya. Fair siya. So, pakikinggan niya yung panig ng bawat isa, bawat tao, kung ano man yung content mong pagre-react na yan. Oh. Sana maging fair sila. Nakikita ko siya na ganyan-ganyan, di tayo maniniwala dyan, kasi idol natin yung ganito, ganyan lang yung malakas. So kailangan kapag reactor ka, balance ka. Hindi yung kakampihan mo pa yung idol mo. Kunwari, for example, mali na ako, kakampihan mo pa ako. Mali yun. Kung reactor ka, maging balance ka. Tsaka dapat kapag reactor ka, hindi ka judge. Sa mga iba ko kasing napapanood dito sa issue nito, eh parang judge sila, eh. Di ba? Parang judge sila. Sa mga iba lang, ha, pero dun sa mga iba naman, goods naman, nagustuhan ko naman yung mga reaction nila na kahit hindi pabor kay Laika, nagustuhan ko yung mga opinion nila. Okay, so Dugs TV, salamat sa pang-apat na kasagutan mo sa aking pang-apat na tanong. Alright. Sa ikalimang katanungan, ginamit mo daw si Laika para sa kasikatan mo at para sa ads, para sa pera. Tol. Ito, napakagandang tanong yan, tol. Ginamit ko si Laika. Tatanungin ko sila, tol. Kung ginamit ko si Laika para sa views, para sa pera, tatanungin ko, may ads ba yung mga in-upload ko? May lumabas pa na ads sa kanyo? Tol, kung ginamit ko siya si Laika, ito na lang, tol. Mag-visit kayo sa page ko sa Dugs TV. Napakarami kong content, ang dami ko pang naka-reservang content na dapat gawin. Okay, so siningit ko lang talaga itong si Laika, tol. Siningit ko lang talaga siya. Kung ginamit ko siya, tol, di wala akong ina-upload ng mga iba't ibang content. Marami akong content, tol. Naka-reserva lang. So hindi ko siya ginamit. Sa iba, oo, ganun yung ano niya, pero sa akin, hindi ganun. Wala akong intention na, ganun, intention ko lang na iparating sa mga tao kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung sitwasyon niya.
Okay? So, last question na tayo. Ito na ba kaya pinili ko tong question na to kasi pang finale talaga siya. Alright, so rekta na tayo. Doug Stevie, natatakot ka ba ngayon at ano ang nararamdaman mo sa mga sa naganap na issue ngayon? Natatakot, hindi, tol. Nararamdaman, masaya. Ano yun, tol? Bakit ka matatakot, tol, kung alam mo naman sa sarili mo na wala ka naman ginawang kasalanan, di ba? So, ako, tol, masaya ako dahil yun nga, yung nasabi ko kanina na natulungan ko si Laika na ipaabot sa mga tao kung ano yung nararamdaman niya. So, nandito lang naman ako, tol, para mag-interview, di ba? So, ipanirating ko lang sa mga tao kung ano yung nararamdaman niya. Ang pinagkaiba lang sa akin channel at ako yung nag-interview. Kaya iba yung mga yung nasa utak ng tao, parang content lang yung nangyari. So hindi nila alam na may nararamdaman na talaga itong babae. Kaya gusto niyang ilabas. So ako yung naging way para iparating sa inyo, di ba? Ako mo, tol, masaya ako ngayon. Masaya. Ayan. So maraming salamat, Dogs TV. Ayan, at pinayunlakan mo ang aking interview sa'yo. Salamat. Ayan. Ayan, so guys, again, ayun, maraming salamat kay Dogs TV at sa mga nagre-request ng interview ko kay Dogs TV. Ayan, ito na po yun, nangyari na. At inano niya rin po kung ano yung saloobin niya at kung bakit naging ganun yung mga pangyayari. Ayan, at yung tunay na saloobin ni Dogs TV. Ayan. Tulad nga po ng sinabi niya, again, this is my opinion na din po. Alright? So, maging patas lang po tayo. Tama nga naman po, maging patas lang po tayo sa mga tao sa pagbibigay natin ng komento. Nasa sa inyo yan, tulad nga po na sinabi niya ulit. Tulad po namin mga public figure, mga vlogger / social media influencer, once na pinublic namin ang videos namin, kailangan namin tanggapin lahat ng naiko-comment nila doon. At sana, sa mga ibang vlogger na nag-upload sa social media, tanggapin nyo rin kung ano iko-comment ng mga tao. Ganun talaga yun eh. Whether we like it or not, hindi naman puro goods lahat yung matatanggap natin, di ba? Puro mga bad friend. Ayan, sana may natutunan kayo doon sa sinabi ni Dogs. Sana may natutunan kayo doon sa sinabi ni Dogs TV. At maging patas rin po tayo sa pamamahayag. Karapatan nila, yun yung way nila kung paano sila gumawa ng content. So ito rin po yung way namin kung paano kami gumawa ng videos. Alright? So again, maraming salamat pala, Dogs TV. Ayan. Salamat at pinaunlakan mo si Murph TV na makapanayam ka. And at the same time, abangan nyo po yung mga uploaded videos namin. Mag-shoutout po pala ako. Ayan, shoutout po pala sa Team Maestro, sa mga Katropo Pits, Kazombie, Team Jet Jai Jewish, at sa mga Solid Kazombie dyan at mga Katanga. Ayan. Alright, so I'm going to end this vlog now for the... I'm going to end this vlog and interview. Alright, in 3, 2, 1, let's go! What's in your head? In your head, yeah. Zombie, zombie, zombie.